Siyana ay the best at the best among the rest. Si Moto D-Max. Good day mga ka-D-Max. In this video ay pag-usapan natin kung ano mga pagbabago na dapat yung malaman sa pag-renew ng LTAP at pag-take ng new re-exam. Unahin natin ang pag-renew ng LTAP. Sa pag-renew ng LTAP natin ngayon, ang una nyong dapat gawin ay i-migrate ang dating yung account sa bagong system. Meron tayong separate video kung paano natin gawin yan. Ilalagay ko na lang ang link dito sa baba ng description. Pangalawa, bago ang form natin sa pag-renew ng LTAP at registration ng ating firearm. Nakukuha ang bagong form natin sa bagong system account natin. Lahat po ng form natin ay nasa bagong system na. Ida-download nyo na lang po at i-print nyo ito ng A4 size. Pangatlo ay need na rin po natin kumuha ng affidavit of undertaking para po maging 10 years na po validity na po ang LTAP natin. Ang mga requirements na po na kailangan natin ngayon ay notaryadong LTAP application form, affidavit of undertaking, and national police clearance. Meron na rin po tayong video para sa pag-renew ng LTAP po natin. Halos pareho lang ang procedure nito. Ang pinagkaiba lang ay sa new system na natin i-upload yung mga requirements. Bali, ang una nating i-upload ay ang notarized application form at ang affidavit of undertaking. Pagkatapos nun ay anytime na kayo pwede pumunta sa OSS o One Stop Shop sa Krame para mag-take ng new re-exam at drug test. Be sure na magdala kayo ng at least 2x2 valid ID. Ang isa ay para sa gate, sa visitor's pass, at ang pangalawa ay para sa drug test. Kapag nasa loob na kayo ng OSS, same procedure, bayad muna sa DI clearance para sa neuro at sa drug test. Sa neuro, ang regular fee ay 900. Sa senior citizen ay 720. Ang drug test naman ay regular ay 300. Sa senior naman ay 240. Pagkatapos nun ay unahin uli natin ang sa drug test. Hingi kayo ng form para sa drug test. Dalawang form ang kailangan dun. Mabilis lang naman matapos sa drug test kaya unahin na natin ito. At kailangan din natin magdala ng ID sa drug test na mayroong birth date dun tulad ng driver's license. Isa kasi sa mga requirements nun ay ang valid ID at ang resibo ng pinagbayaran natin sa drug test. Para lang mga ka-D-Max, kailangan punuin nyo sa plastic bottle yung ihi nyo, kailangan punong-puno siya. Pagkatapos nun, may tape doon na masking tape, pirmahan nyo, tapos itakpan nyo doon sa pinakaibabo ng bote. Pagkatapos nun, na matapos na natin ang drug test, doon naman tayo sa neuro. Ngayon sa neuro, kailangan natin ng 2x2 picture. Tulad dati, kailangan din natin ng 2x2 picture, pero ngayon, kailangan meron na siyang name tag. Ayan, ang name tag, unahin yung first name, middle initial, tsaka last name. Kung wala naman kayong dalang picture na 2x2, meron namang pinuprovide doon sa, I think, sa second floor or third floor na magpipicture sa inyo, tapos pero babayaran nyo rin yun para magpagawa kayo ng 2x2 na may name tag. Ayan, sabi naman nila doon, pwede muna nating unahin mag-exam para hindi ubos oras, tapos natin mag-exam sa neuro at makapag-interview na kayo, akit na kayo sa taas para sa 2x2 picture, tapos ibigay nyo doon sa register. Tapos meron pala tayong cut-off sa pag-take ng neuro exam, bali 2 PM cut-off na sila. Bali step 1 sa pagpasok nyo sa registrar office, yung resibo nyo, kailangan ilagay nyo sa pinakaharap niya yung age, birthday, contact number, tsaka occupation. Tapos ilagay nyo kung new or renewal. Then hanapin nyo na lang yung pinakahuling nakaupo doon kasi pila yun. Hindi naman kayo mahirapan sa pagpila kasi puro nakaupo yung mga tao doon. Hanapin nyo na lang yung pinakadulo, tapos sumunod na lang kayo umupuron. Tapos antayin na lang tawagin kayo. Pagkatapos, ang pinaka-step to natin, yung picture taking na. Upo lang kayo doon, tingin lang sa may camera, tapos yun, picture na. Bali, tatanong lang naman doon kapag nakupo kayo yung middle name nyo, tsaka kung ano yung work nyo. Tapos yung pinaka step 3 natin, maglalagbook na kayo doon, sulat nyo lang yung name nyo, tapos yung OR number ng receipt na pinagbayaran nyo ng neuro exam, tapos punta na kayo sa examination room. Ang requirements naman na kailangan sa examination room ay ang government ID natin. Bali, ang present ko doon yung driver's license. Tapos, need nyo rin ng pencil at ballpen. It's either blue or black. Pwede naman gamitin doon. Yung pencil, gagamitin natin sa pag-drawing. Tapos, yung black or blue ay naman yung pag-answer natin.
Ang napansin ko lang sa neuro exam, bale mas dumami yung abstract reasoning nila, tsaka mas parang mas humirap yata yung abstract reasoning nila. Compare natin sa mga exam before. Siguro dahil sa 10 years na nga ang validity nun, kaya medyo pinahirapan nila ng konti. Pero sa mga sunod na mga exam naman, kasi puro question naman about sa sarili yun, kaya okay lang din naman. Yung pinaka-abstract lang ang ano, ang medyo matatagalan kayo. Bali, nandun pa rin naman yung pagdodrawing ng tao, isang lalaki, tapos isang babae. Tapos meron din doon picture na parang gagawan mo siya ng kwento, kung anong nangyari doon, gawa ka ng parang bigyan mo ng buhay yung picture na yon, kung ano sa tingin mo ang nangyari sa picture na yon. And kunyari may umiiyak, ayun, gawa mo ng kwento kung bakit siya umiiyak. Bali sa exam naman, wala naman siyang time limit, basta ayun, take your time lang. Tapos pagdating sa interview, ang mga tinatanong lang naman kung kailan kayo nagkaroon ng baril, kung anong model, anong purpose, ba't ka kumuha ng baril, mga basic question lang din naman. Ang pinaka mabibigay ko lang tips sa inyo, siguro before kayo mag-take ng exam, bali number one, huwag kayo magpupuyat. Tapos importante rin siguro na nakakain ka sa umaga, relax ka lang, tsaka sagutin mo lang kung ano yung nasa loob mo. Kasi ang neuro naman ay evaluation para sa sarili mo, sa personality mo, tsaka kung paano mo i-handle yung stress. Ayun, bali, be positive lang. Tapos, ayun, pagkatapos nun, antayin nyo na lang kung ano yung magiging result doon sa pinaka-online account nyo. Doon nyo na lang, che-check. Siya na ay the best at the best among the rest.